Galak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabungay na naisa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghihirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nag-iriwang. Galak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang webis tayo ng buwan ng Abril at webis ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay Muli ng Panginoon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay nalang sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman kaisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mga mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang nabuhay muli ng Panginoong Hesus ay may kapangyarihan sa kanyang pangalan kaysa magitan ng pagbanggit ni San Pedro sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay kanya pong napagaling ang isang lumpo. Sa ating ebanghelyo, tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon na magpatuloy sa ating pagsasaksi sa ating buhay bilang nananalig sa Panginoong na buhay muli. Kuminsan sa buhay natin, hinayaan lang natin ang mga pangyayari na parang ang Diyos ay hindi na buhay muli. Tayo ay mga tao ng pagkabuhay muli. Kailangang ipahayag natin ang kagalakan ng kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at pagkabuhay muli. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang dito, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan,
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Dugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan. Pinagkaisa-isa mo ang ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portico ni sa pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa makapangyarihan at tinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at siyang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At suguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat muna manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na iyon ang mga propeta
mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa ipinagaginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging man sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, ito yung ating misyon, pagsasaksi. Versikulo 48, Kapitulo 24, Ebanghelyo ni San Lucas. Kaya ang pagkasabi nito sa Koinoko na Grigo, Himes isti martiris tauton. Martiris, pagsasaksi. Sa salitang Hebreo, ito ay ed. At sa Latin, testimonium. Ito ang ating misyon, pagsasaksi. At paano ba tayo magsasaksi? Sa ating unang pagbasa, ipinapahayag sa aklat ng Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 3, Versikulo 11 hanggang 26, ang pagsasaksi na ginagawa ni San Pedro, na kung saan ang kanya pong ginagawa, matapos niyang pagalingin ang lumpo, ay kanyang ipinapahayag ang tungkol sa ating Panginoong Hesus na hindi tinatanggap ng mga pinuno ng bayan, na mga punong saserdote sa templo, at siya'y ipinapatay. Pero sa kanyang pangalan, napahayag ang kapangyarihan sa pagpapagaling, pinagaling sa pamagitan ng pangalan ng Yeshua,
Yung po pangalan nating Panginoon sa Hebreo, Yosua, ang lumpo. Kaya, ang unang halimbawa na pinapahayag ni San Pedro, tayo ay dapat maging saksi sa nabuhay muli na Panginoon na pinatay at namatay, hindi lang dahil sa karasan ng mga namumuno, siya'y umako ng kamatayan upang iligtas ang lahat ng mga makasalanan. Kaya sa ating Salmong Tugunan, Salmo 8, versikulo 2, magningning ang pangalan ng Panginoon Diyos sa sangkalupaan dahil sa mga kangahangang ginawa ng Diyos sa buhay. Ang buhay natin may mga kangahangan namang nangyari. Pero ito ba'y ating tinitingnan na paggalaw ng Diyos sa buhay? Pagkakala natin na pagkagising natin, buhay pa tayo, huminga pa tayo, makakain pa tayo, makapagtrabaho tayo, akala natin natural lang yan. Hindi. Lahat po yan ay biyaya na nagmula sa Diyos. Ang akala natin na kapag tayo ay ayos lang ang buhay at ganito at ganyan, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan at mga pagsubok sa buhay, ang akala natin tama lang yan. Hindi. Dapat kilalanin natin na tayo binigyan ng lakas ng Panginoong Hesukristo, na tayo binigyan ng lakas ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Kaya kaya nating harapin anuman ang mapagsubok sa buhay sapagkat mayroong Diyos. Sapagkat kung walang Diyos, hindi mo kaya, hindi natin kaya ang mabigat ng pinagdaanan sa buhay. Kaya paano tayo magsasaksi? Pagsasaksi, una sa lahat, ang kinasabi dito ng ating Panginoon na magsasaksi tayo. Sinasabi pa niya sa mga apostol sa ating Banghelyo sa Lucas, Kapitulo 24, verso 35 hanggang 48, na una sa lahat, magsasaksi ng kanyang turo. At siya ay dumating at sinasabi, Shalom o kapayapaan. Hindi naniniwala ang mga alagad niya. Mga alagad niya, kilala niya yon, kilala rin siya. Hindi maniwala, akala siya ay multo. Kuminsan sa buhay natin, parang multo na rin ang Diyos. Espiritu na lang, wala ng bahagi sa buhay natin. Kaya, tinanong niya ang mga alagad, mayroon mang makain. Kumain siya sa harap nila. Pero, hindi pa rin gaanong matanggap na ganyan na ang nangyari sa ating Panginoong Isos. Pero binigyan sila ng misyon na ito, una sa lahat, ay pagtupad ng sinasabi ng mga propeta na kailang maghihirap ang isang Mesiyas upang magligtas. Pangalawa, na sila ay magsasaksi sa Kanya. Ito yung trabaho natin. Pagkilala sa Diyos. Pangalawa, pagsaksi. Ulitin ko po, paano magsaksi? Ang unang gawin natin upang tayo'y maging tunay na saksi sa Panginoong nabuhay muli ay atin pong isabuhay ang ating buhay na maayos at kaaya-aya upang tayo nagparangal sa Diyos. Anong ibig sabihin dito? Iwasan ang lahat ng bisyo. Iwasan ang mga masamang hilig at ugali gaya ng pagmumura. Sapagkat kung ikaw ay nagmumura, ikaw ay kapanig sa demonyo. Lahat ng mga taong magmumura ay kapanig sa demonyo. At mga demonyo na ang iba kapag ka hindi titigil sa pagmumura. Kaya kailangan ang buhay natin nagpaparangal sa Diyos. Number one po yan. Pangalawa, magkaroon tayo ng buhay panalangin. Taimtim na panalangin at dapat buong-buo ang ating katapatan sa Diyos. Ang tawag dito, mindfulness. Na atin pong kinikilala ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Akala natin ang ating ginagawa ay gawa na natural na gawin natin. Hindi. Lahat ay na kaya natin gawin ay nakaya natin sapagkat binigyan tayo ng lakas ng Panginoon at tayo'y Kanyang binibigyan ng diwa na makakayanin natin ang paggawa ng lahat. Pangatlo, gawin natin
ang kayang paggawa natin sa pagsasaksi. Ito yung tinatawag martyria, pagsasaksi. Doon po nanggaling salitang martyr. Ang kaya lang nating gawin, hindi yung supra tayo sa mga salita. Kailangan ng ating mga salita ay ating isagawa. Sa English pa, walk the talk. Kaya kung ano ang dapat nating gawin at kaya nating gawin, ay gawin natin at ating isagawa ang ating mga sinasabi. Pang-apat, ipahagi natin, ipaliwanag natin ang salita ng Diyos. Ito ay kulang sa atin. Kasi kung minsan nahiya tayo na ipahayag natin ang salita ng Diyos. Tingnan nyo na lang sa mga app sa cellphone at sa internet. Napakaraming kung ano-ano mga basura ang pinapahayag sa mga TikTok, sa mga Facebook, sa Twitter, iba pa. Iilan lang ang tungkol sa salita ng Diyos. At kung ikaw ay magpahayag tungkol sa salita ng Diyos, wala pang mag-like. Pero pag kung anong kalokohan ilagay mo doon sa TikTok at iba pa, padaming mag-like. Panahon na ating ibahagi, ipahayag, isasaksi ang salita ng Diyos at ang Diyos na nabuhay muli. Panglima, kailangan tayong magkaroon ng pagsasaksi na talagang makikita sa buhay, ang tawag yan, down to earth, ang ating pagtingin sa buhay, ang ating pakikitungo sa kapwa, at ang ating mga paggawa. Upang makikita ng iba, mayroon talagang Panginoong Diyos. At hindi lang Diyos na malayo, Diyos na nabuhay muli na sa ating mga puso sapagkat ginagawa natin ang ating gawain na may pagmamahal, na may dedikasyon o commitment at may katapatan at kabutihan. Kaya maayos ang isang Kristiyano sapagkat dala-dala sa buhay natin, pagkilos natin, gawain natin ang Diyos na nagmamahal, nagliligtas sa atin at siya ang Panginoong na buhay muli. Naway si Kristo nga ang siyang liwanag sa panahon ng ating mga karimlan at pag-alinlangan. Naway siya ang lakas sa panahon ng ating mga kahinaan at karupukan. Naway siya ang liwanag sa panahon na nagdilim ang mga pinagdaanan sa buhay natin. Naway siya ang siyang tutulong na tayo'y maglalakad ng may lakas sa panahon ng mga pagsubok sa buhay. Naway, kinakarga tayo ng Panginoon sa panahon na parang hindi na kaya naharapin ng mga suriin sa buhay. Naway, ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga isipan, sa ating mga puso, sa ating buong pagkatao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglakbay kasama si Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Ta atin pong itutugon, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway, maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan, naway makapagbigay ng kaliwalagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa,
Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong nanak. Tanggapin mo ang mga panalangin na mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Ning namin ito, magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, andok ng pagkabungay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay Batido upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang pagay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng salinyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kataasan. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at huling pagkabuhay ng anak na naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanahang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamigitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan, mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telesulat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May pansin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalong niya't ginapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi kaiiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong lumbay. Puso mo iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalong niya't ginapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang inudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan na imbigay at aming alay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kayong narito sa loob at sa labas at naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin na dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus na sa ino. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at naugnay sa atin upang ang Diyos ay magpapahala sa ating lahat. Pagsasaksi. Yon ang ating misyon. Ipahayag natin si Kristo sa isa't isa. Dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa ilapit natin sa ating Diyos. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagpasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kana nagsusumamo sa'yo, makamtan na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Baswasan mo yung makaramdaman.
Sa pangitan ng benisyon ito, maalala ng pangako ng saminyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahing taglaying kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus na Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinunwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka na amin.